Hello mga kaayos, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw mga kaayos, ipapakita ko sa inyo at saka ituturo ko sa inyo kung paano ang pagkabit naman ng maxi assembly. Kasi magpapalit tayo ng maxi. So ikakabit natin, so assembly na siya mga kaayos. So yung previous nating video naman, kung paano naman yung pag-repair nung hindi na tinatanggal. So mga kaayos, ngayon ikakabit naman natin siya ng buo. So mga kaayos, samahan nyo ako at para makakuha po kayo ng tips and idea kung paano ang pagkabit ng maxi assembly sa tractor. So mga kaayos, samahan nyo ako. Sorry, it's DJ. So mga kaayos, papakita ko sa inyo yung ating maxi assembly. So ito yun siya mga kaayos, oh. Ito yung ating maxi assembly. Assembly to siya mga kaayos, nating ikakabit. So mapapansin po natin mga kaayos, mahaba yung kanyang rod. Ito, mahaba. So ang gagawin natin mga kaayos, kasi ang kailangan doon yung maiksi ilang. So puputulan natin siya mga hanggang dito. Hanggang dito lang puputulin natin siya. Tapos tsaka natin ikakabit doon. Pero by the way mga kaayos, tuturo ko pala sa inyo kung saan nilalagay yung mga fitting, yung hose, no? Ito mga kaayos, tatandaan po natin na ito pong maxi ay spring loaded. Warning po talaga yun sa mga kaayos na talagang delikado, no? Sa mga hindi po marunong at saka sa wala pong mga idea. So mga kaayos, ito po yung setas, ito po yung sa maxi parking brake o kaya sa kanyang emergency brake. Tapos ito naman po yung sa baba. Ito mga kaayos, makikita po natin dito may pangalang service. So ito po yung service brake na pag namimbreno tayo, yun ang gumagana. Pagka naubusan tayo ng hangin mga kaayos, ito naman po. Ito yung gagana, itong sa taas. So sisipa dito yung ating maxi. So mga kaayos, bali itong sa baba, ito po yung ating emergency brake. Ito yung ating ito yung ating service brake, ito yung ating emergency brake. Tapos mga kaayos, dito po tayo maglalagay ng susi. Yan. Dito tayo sa taas maglalagay po ng susi niya para mahatak po natin siya. Tapos mamaya mga kaayos, no? Pagka magkakabit na po pala tayo, kasi nakaganito to siya, marami kasi nagtataka, no? Marami ang nagtatanong na tuwing bibili daw sila, bibili sila nito, pagka ikakabit, yung lagayan ng hose o ng fitting dito, hindi naka-align. So mga kaayos, pwede naman po to siya pihitin. Luluagan lang po natin itong kanyang clamp, ito, tapos pipihitin po natin siya. Ganun na po siya kadali yung pagkabit nito para sumintro doon sa lagayan ng hose at saka sa fitting. So mga kaayos, samahan nyo po ako at ikakabit na po natin to siya. Mga kaayos, puputulan muna natin to siya para umiksi yan. Tatanggalin natin to yung kanyang cover. Tapos mga kaayos, para hindi po masira yung trade, lalagyan po natin siya ng nut bago putulan. Kasi minsan pagkasala po yung ano, hindi po pantay yung ating pagkakaputol, mahirap po ilagay ito yung kanyang paa. Yung pinaglalagyan ng pin papunta po doon sa ating lock adjuster. So hanggang dito natin siya puputulan. Tapos mga kaayos, no? Magsususi muna tayo bago natin siya ikabit doon. So kailangan natin isintro ito mga kaayos, yung kanyang dawil, no? Yung kanyang dila, ayan ito. Dito sa loob. So ayan mga kaayos, kumagat na siya ngayon. Higpitan natin 'to siya. Aangat na siya mga kaayos, ito.
Mamaya kapag kay nagpita natin to siya, angat ito. So siguraduhin natin mga kaayos na yung dila niya dun sa loob kumapit para hindi siya matanggal. So ayan mga kaayos, humigpit na siya, ibig sabihin umatras na yung ating spring. Ayan mga kaayos, makikita po natin na sobrang umiksi, no? Ayan o, umiksi na siya. So ready na to siya na ating ikabit doon sa ilalim mga kaayos. Tatanggalin din natin to yung nut, no? Ito, saka yung kanyang lock washer ito. Bali, dalawang lock washer, dalawang nut. Ayan, tapos to yung kanyang pin. So, tara mga kaayos, kakabit natin siya sa ilalim. Mga kaayos, magkakabit na tayo ngayon. Ito yung ating Maxi. Ayan. Papasok natin siya dito. So, mga kaayos, yung original na ano, apat yung tornilyo. So, yung ating ipapalit, dalawa lang. So, mga kaayos, okay lang yan. Naipasok na natin siya mga kaayos. Mga kaayos, nakasalpak na yung ating Maxi. Ngayon, lalagay yung natin yung kanyang pin. Ito. Yan, tapos yung kanyang washer at saka yung kanyang lock. Yan. Tutupi lang natin to mga kaayos. Yan, ganyan lang. Oh. Tapos, ilalagay na rin natin yung kanyang lock washer at saka yung kanyang lock nut. Yung kanyang nut na number 24. Dalawa lang to sila mga kaayos. Dalawa lang to ating kakabit. Ito. Yan. Ito sa baba yung isa. Tsaka sa itaas yung isa. So ngayon mga kaayos, pwede na natin to siyang higpitan. No? Yung kanyang lock nut. Ito. 24 to siya mga kaayos. Natin to siya ng maayos mga kaayos kasi napursado po ito eh. Ito. Okay. So okay na siya mga kaayos. Ngayon sa host na naman tayo mga kaayos. Yung mga kaayos, ito yung kanyang lock nut, no? Yung kanyang tornilyo. Luluagan natin to siya mga kaayos. Pagka nalogan to siya mamaya, tatanggalin natin yung tornilyo tsaka pipihitin. Ayan ito. Ito. Laluagan natin siya mga kaayos kabilaan para maipihit natin yung katawan ng ating Maxi. Maisintro natin yung kanyang lagayan ng fitting at saka ng hose. So doon naman tayo sa kabila mga kaayos. Ito man mga kaayos yan. Ito isa.
Yan, maluwag na siya mga kayos. Ngayon, pipihit natin yung katawan. So yung mga kayos, napihit na natin siya. Ibabalik na natin yung kanyang clam ulit. So abot na siya mga kayos. Ito, abot na. Okay na siya. Higpitan na lang natin tuloy yung kanyang clam. So ngayon, higpitan na natin yung kanyang nut sa kanyang lock ng clam. Ito po yung ating higpitan na yun sa ibaba. Tapos, yun sa itaas din po, higpitan din natin yan. Ayos, kakabit na natin yung kanyang hosa service brake. Ito, bitan na natin to siya. Unahin natin siya kabit dito mga kayos, yung sa ating maxi na side bago yung dito sa source ng kanyang supply. Sunod na rin natin to yung linya ng ating emergency brake ng ating maxi mismo, no? May reducer to siya mga kaayos ha. Kasi yung fitting ng ating sa emergency brake ay 3/8 lang. Tapos yung butas ng ating maxi ay 5/16. Anong 3/4 no? 5/8 pala, sorry, 5/8 ito. Ito 5/8, tapos ito 3/8 lang. So kailangan rin ng reducer, kaya may meron siyang reducer ito. Sa mga kayos, hanggat maaari, huwag po tayo maglalagay ng reducer ditong tanso. Kasi yung tanso nababasag. Ay, yung gagamitin po natin reducer, yung bakal. Para hindi po mabasag, kasi yung tanso kapag minsan mga kayos, nababasag po yan. So, okay na yung mga kayos, yung dalawa nating hose. Ngayon, yung fitting nyo na lang dito sa itaas, kakabit natin mga kayos. So, ito mga kayos, yung sa ating service brake na fitting ito. Mga kayos, tapos na natin siya ikabit yung kanyang hose, higpitan nyo kanyang tornilyo, pati yung paa, pin, okay na. So ngayon mga kayos, ito na lang yung ating tatanggalin, yung kanyang susi sa may ulo niya. Pagka natanggal natin ito mga kayos, ikakabit natin ito yung kanyang cover, rubber cover niya dito sa ulo para hindi mapasukan ng dumi mga kayos, di ba? Ang ganda, oh. Okay na mga kayos, yan. Tapos na po yan. Tapos na tayo magkabit ng maxi assembly. Tapos po mga kayos, ito yung kanyang lock. Ito, yung nut na yan. Ito po, ito, higpitan po natin ito.
Higpitan natin itong mga kayos, yung kanyang laknat na 24. Yan, so okay na mga kayos. Ayan mga kayos, natapos na po tayo magkabit ng Maxi Assembly. At sana may nakuha po kayong mga tips and idea kung paano po yung pagkabit at saka yung kung paano po yung safety na pagkabit noon nung hindi po tayo nadidisgrasya mga kayos. Sana po mga kayos may nakuha po kayong mga idea para pagka kayo nandito po ay kaya nyo na pong ikabit yung inyong Maxi Assembly. So mga kayos, yun lang. Maraming salamat po sa lahat po na sumusuporta sa aking YouTube channel. At saka sa mga hindi po po nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share. At saka pakipress na lang din po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bago nating videos na gagawin na hopefully na makatulong po sa ating lahat. So maraming salamat sa inyo mga kayos. Ingat!